Matindi pala to. Ngayon, ito naman, pag isang kaliwa aapaw ang tubig, dito na siyempre dadaan at takasulpong lang. Ayan siya, oh. Wow! Yummy! Ano po kayo makakabili ng pinakamasarap na brownie sa buong mundo? Yon! At itigil-tigil nyo na ang kaka-add to cart ninyo. Ano? Kasi ako pagkatapos nito, magbabagong buhay na po ako. So, ito na sir, yung binigay niyong alak. Salamat po, Sir Abet Conte. Sarap, ano? Ito na nga hango sa kahirapan. Ngayon namin mapapatunayan na effective pala ang Morning Chillers! Ayan, nag-ihaw si Habi ng ano, bangus na binigay ni Madam, kanunood po kayo. Tapos, meron dito sa usawan. Ito naman in-order ni Dalaga sa Janet's kasi nag-crib siya dahil grabe nga isinuka niya kagabi. Ayan, umorder din siya ng chicken sa Janet's. Tinahan niya ako ng isa lang. Kain tayo, kagising ko lang po, 11 na ng umaga. Ay hindi, 12:50 na ng tanghali. Kain! Ang sarap nito kasi hindi siya lasang gilik. Tsaka iba ang lasa ng ano talaga. Bangus, prang Pangasinan. Tubok na namin. Binigyan ko na din si Denden kagabi kaya lang nakalimutang dalhin. Tapos yung ilang tao sa baba. Tapos sila mama siguro bibigyan din namin. Ito naman yung palabok ko. So, i-insert ko dito, Chillers, yung vlog ni Habi nung nasa Pangasinan ako. Kasi wala po ako kahapon. Mga ka-Chillers, sinuumpisahan na ng mga master natin yung ilalagay na grills para dito sa terrace natin. Yan, sinusukatan na nila. Kaso may masamang balita lang na nangyari dun sa ano natin, sa master natin. Kay Master Lito, nadali yung kanyang motor, nasagi. Pasalamat na lang din at hindi masyadong malala ang tama. Kaya nakakagawa pa. Tinitik-tik nila para lumitaw yung bakal, yung pagkakapitan. Nung ating ilalagay na 2x4 na bakal sa iba. So natanggal na rin nila yung harap na kahoy na nilagay namin pansamantala, tinanggal na nilang buwan. Putol tayo ng tubular na gagamitin doon sa taas. Bali dito na sa baba pinuputol kasi hindi kaya akit doon sa taas yung tubular, masyadong mahaba. Isang pisngi. Date tayo mga ka-chillers. So, eto na yung kinalabasan na ginawa nila dito. Yan, natapos na rin. So, ang gagawin ko naman ngayon ay maglilinis. Makalat at maalikabok. Ito ang nangyari sa buong maghapon ngayon mga ka-chillers. Ito yung pinagalaw namin sa bahay. So, i-update na lang namin kayo uli sa susunod na mga ipagagawa pa namin dito nila. Ito na nga pala yung update sa Teris. Ayan na siya ulit. Ayan yung pagkain niya ng aso. Ganyan na siya dyan. At yan na yung grills na ginawa nila dito. Ang gusto ko sana, yung madalang lang yung ano, mga ano lang, 5 inches. Anyways, madali naman daw yung anuhin. Bawasan kung gugustuhin. Aalis na lang yun dito.
Tapos yung dito, yan, bali apat yung tatanggalin. Huwag na lang muna, hayaan ko na lang muna ng ganyan. Okay naman siya dito eh, sa loob. Pero pagdating kasi dun sa labas, hindi ko siya masyadong gusto. Pero pwede na din naman. At least mas safe dyan. Kahit mga pusa, hindi basta mahuhulog. Tapos, kulang yung binili kong tiles kasi nag-decision si hubby na diretso na lang daw dito. Hanggang dito, hanggat maaari kung kaya nga ng budget, hanggang hagdanan na. Yan na yung gagamitin. Tapos si Itay, may ginagawa silang dalawa sa taas ni Kuya Joey. Gumagawa sila ng patungan ng mga halaman. So, dadalhin ko kayo din mamaya. Ang ganda naman ng pagkakakabit, matibay siya. At sigurado naman yung pagkakalagay ng grills dito dahil may nakaabang talaga si Itay na bakal dito. Yan sa gilid na yan. Kaya nakakapit yun sa bakal. Hindi sila basta-basta maghihiwalay. Ano, relasyon din? Kasi kung walang bakal dyan, delikado. Kapit ka lang ha, kang bibitaw. Tapos dito naman, yung outlet. Ayan. Oh. Tapos yung chillers, hindi pa po tapos yan. Ayan, hanggang sa taas. Hindi pa siya tapos, hindi pa siya nalalagyan ng grout. Kahit dito sa baba, hindi pa rin siya nalalagyan ng grout. Dahil po, na-aksidente kasi si Lito kahapon, hindi po siya makakapasok mga 1 week. Papagaling muna siya. Kakaawa ngayon tao eh. Nasagi po siya ng kotse, pamotor siya. So, napapagaling lang muna si Lito, hintay-hintay lang muna tayo sa pagaling niya. Kasi ang idediretso nila dito ay, so ito ang sunod nilang gagawin. So, ganyan ang tsura chillers. Yan na siya. Ayan, konting finishing pa. Konting ayos pa. Gustong-gusto ko talaga yung nabili kong ano, tiles, yung design. I love it. Okay, so ito yung ginawa nila Itay ngayon, no? Winelding nila yan dyan. Inakyat nila yung taniman kasi nga hindi tinitigilan ng aso. Nakalkal nila. Pero ito, oh, ito yung tumagal. Pukunti na yung lupa niyan kasi nga kinukutkot ng aso. Buhay na buhay yung mga gabi. Oh, puta malupit to. Iba to. Oh. Water resistant yan eh. Mm-hmm. Sabihin ganito yan. Oh. May tubig itong firmamente. Ah, matindi pala to. Ngayon, ito naman, pag isang liwa aapaw ang tubig, dito na siyempre dadaan at takasulpong lang. Ibig sabihin, may firmamente masisipsip na tubig yung ugat niya. Hindi naman siya malulunod kasi hanggang doon lang sa pulim. Ngayon lang uli ako makiat dito sa taas. Birang-bira ako makiat dito. Ibang mga halaman. Oh. Sobrang busy ko, hindi ko na rin masyado maasikaso. Siyang kubo. Wala ding time para ayusin. Pipinturahan na daw yan. Kailan pipinturahan to? Saka dapat bubungan na natin ang giro. Bale itong anong to, bakal na to, yan yung mga galing sa babuyan. Hindi niya binenta. At dito nga niya planong gawin. Ang mga dogi, oh. Walang katakutan, oh. Walang katakutan. Nag-crave si Dalaga ng brownies sa July's Delight. Ayan, madalas kasi namin ito makita na nakapost. Talagang itsura pa lang mga chillers, tinan nyo ha. Ayan siya, oh. Wow! Yummy! Mayroon pa silang isang flavor. Kain tayo, chillers! Tikim-tikim! Pero si Dalaga talaga eh. Tsaka ito, oh. Ayan! Kung gusto nyo pong mag-avail nito, follow nyo lang po sila sa ano, July's Delight. Doon po kayo makakabili ng pinakamasarap na brownie sa buong mundo. Yun! Ayan, nakaready na yung isa. Tinan mo kayo ba? Tama yan. Ano siya mo nagantay, no? Hihintay si Cyril. Ano? Paano mo sa'yo mas hindi masarap eh? Ayan nga pala minsan chillers yung PA ko. Ayan, kahit kung medyo nasusungit-sungit o ano man, siya po ang sa inyo. Yan po minsan sumasagot sa mga messages. Aba, ohoy, malungkot na. 5 na lang. O, ikaw naman na. Biliin ko ito, malaming cashew eh. Yan na sinasabi ko eh. Yung akin yung gilid eh. Ito akin yung isa. Ito, marami din. Sa akin yung maraming cashew. Isman mo nga, anong taste natin? Review. Sarap ng kape, ano? Masabi ko yung medyo matamang kape. Oo, broad coffee talaga bagay dito. 1 minute, at hindi rin gusto ng maray. Sige, bana. Water na ka, more water ah. Hindi lang. wala nang imikan? Chillers, July's Delight. Sarap talaga. Kita mo naman sa itsura eh. Tsaka bago luto to. Ako hindi napapakita. Ayoko na. Baka wala kayo ng gana. Ikaw, Dong. Mamaya ako. Okay, update ko nga pala sa kay Chillers dun sa na-debit na pa siya akin. Naibalik naman na siya, pero nasa 2 weeks din po.
bago na ibalik yung cash. And hindi ko na kailangan pumunta doon sa mismong bangko. Kalaw kasi pupunta pa ako ng baliwag eh. Advice ko lang po sa mga nade-debit, tawagan nyo lang po kaagad. Huwag kayo magpanik, babalik naman po yun. Kaya nga lang, medyo matagal. Tsaka abala, maglulog ka. Pero kung may landline ka naman, okay lang. Eh katulad ko na wala naman kaming telepono dito, load-load talaga. At itigil-tigil nyo na ang kaka-advocate ninyo. Ano? Tigil-tigil nyo na yung mga vision ninyong yan. Kasi ako pagkatapos nito, magbabagong buhay na po ako. So wala pa yung chiller sa 1/4 na in-order ko. Pasensya na kayo, may nagpupukpok sa taas sila itay. Yan, napakarami na yan chillers. Pero alam nyo ba kung mga ano yan? Gamit po yan sa bahay. Basahan, basurahan. Wala halos akong gamit para sa sarili ko. I-haul ko po yan sa inyo kapag kompleto na. Dahil maraming pa pong parating. Kaya nga natatawa na sa amin dito yung mga ano riders. Kasi walang tigil dun sa baba. Kaya po ako napa-order ng marami. Napa-add to cart po ako ng marami. Dahil nagkaroon po sila ng 11-11 po. Pag same po yung number of the month at saka yung date nila. Halimbawa, di ba yung November po, 11th month of the year po siya, tapos 11 yung date, kaya naging 11-11. Tinapan pa ang mukha. So, ang next po niyan ay 12-12. Sobrang ano po kasi, mura ng items nila, and free shipping fee pa po yun. Kaya po yan na parami yung order ko. At hindi lang naman po ako nagkakasala ng ganyan sa tuwing magkakaroon ng ganyan ang Shopee. Ang in-order ko naman, mahalagang importante po. Hintayin pa natin na mapuno yung lamesa. Katulad na lang nito, basahan po ito sa kusina. Ayan o. Ito, basahan din to. Ano yata ito, wall clock? Nagtatanim na po si Itay since tapos na nila gawin yung bagong taniman. Ano po yung tinatanim nyo? Ano? Sigarilyas. Dalang at sigarilyas pa lang daw po yung tina-plant niya. Tapos na din nga pala po nila ito yung taniman na ginawa nila. Nag-welding po sila dito. Ano nga ito yung ginawa niyo dito? Kaya tinaasan para hindi masira ng hayop ng aso. Hindi na nila yung kayang abuti. Pangalang tapos lalagay ang pahinharang para gaya nito. Tinan mo. Paano sige malalaglang? Nakukulog siya ng bakal. Shoutout po kay Sir Abet Conte. So ito na sir yung binigay niyong alak. Ayan, iinumin na ni Itay at ni Abby. So ang tuwa eh. Narinig ni kasi nila doon sa vlog na para daw sa kanya to. Kaya kanya daw to. So Remy Martin. Imported na alak to eh. Salamat po Sir Abet Conte. Matigas. Ba't hindi pumutok? Ah, pag-wind mo putok. Nga. Pero aslang naman yan, emperador. Ayoko. Titikman mo. Pag nilalagay yan sa tubig, hinahalo, maano, matapang yata. Hindi matapang sa inyo yan kasi mahingilom kayo. Pero sa iba, matapang na matapang na yan. Ito ang pulutan nila, malupit na adobong manok. Ano, kailang? Yeah. Okay lang. No, okay. May hago din. Baka mamaya, ang kwentuhan yan, mayaman na sila. Ano sila na news. Sarap, ano? Pero ako, nag-i-edit. Stop ko muna to. Sleep muna ulit. Kasi mag-workout po ako. Okay, ayan. Maangas kanina to eh. O, anong review ngayon? Review matapang. Oh. Pero kanina parang ano lang daw eh. Matapang sa gym. Oo. Matapang. Matapang daw. Kasi, siyempre, manginginom ko. Kaya alam ko eh. Kinalog yung tuhod ko eh. Okay naman yun. Wala naman sa walang tapang. Alala lang ha. Baka meron pa gusto magbigay. Oo. Kay Madam Rolando Aronce. Kadalasan nagpapagawa sa amin na may tamtak, beige yung kulay. Pero ngayon may nagpagawa ng dark gray. Ayan. And water resistant din po yung cover na ginamit dyan. Yung ottoman niya, storage na rin. Bali pa kasi ang ginagawa ko ngayon, lahat po halos ng set namin, pinifree ko na yung ottoman with storage. So sa mga nauumay dyan, mga madam, sir ha, pasansya na po kung hindi nawawala sa clip ko yung mga supa. Kasi may pa ilan-ilan po talagang nauumay na. Marami pa pong mga
mga chillers ang gustong magkaroon ng magandang supa. Para lang din po magkaroon sila ng idea para mapag-ipunan nila. Bukas na po ito i-deliver. Marami po itong kasabay chillers. Siguro bukas mo nalang ipapakita yung iba. Eto, ganyan yung request niya. Para naman daw hindi mukhang true pillows na true pillows. Ayan. At dadalhin po ito bukas sa Pampanga. So ipakita ko naman sa inyo yung dining chair nila, madam. Okay, so ito naman yung pang dining chair. So, ayan naman yung design na gusto nila. Nag-send lang po sila sa amin ng size and yung design na gusto nila. Kaya yan po yung ginawa namin. And solid wood po yan na mahogany. Yung ibang chillers, bukas ko na lang po ipapakita. Dahil halos same lang naman dun sa ibang set yung mga kasabayan po nito. Nag-aakit si Itay ngayon ng drum sa taas. Pinutuloy nila yung ginagawa nilang pagtanim doon. Paggawa ng mga taniman. Yan, meron siyang balat ng saging. Katawan ng saging. Ay, katawan ng saging. Gagawin kong patabag. Ba't hindi ka nagpatulog kay Kuya Joey? Gawa. Kaya ko man. Isa man lang ito. Sarap mo yan. Yan ang magandang workout chillers. Oo, pag akala mo abuno, hindi naman yan abuno eh. Yan, ipa daw to. Ba't kulay itim? Ito, uling ng ipa ito. Yan, gagawin niya ang ano yan, taniman. Pero alis muna kami ngayon ni Hubby Chiller. So si dalaga na lang muna siguro mag-vlog dito sa taas. Ayun, si Kuya from JNT. Isa lang po yan sa mga rider na pumunta dito this day. Pangatlo na po siya. Bulto talaga siya. Ang dami. Wait lang. Ito yung minarkot namin ni King King. 3 months na ito simulang imarkot. Kaya anihin na ito. Transfer ko na. Ito na, oh. Yan. Hindi ko lang alam paano malalaman na naging okay to. Bubuksan natin mamaya. Tapos ayan, dinagdagan niya ng lupa yung ano, kalamansi. Pati dito. Tapos ito, mga tataniman niya yan. Dito niya ililipat yung minarkot niya. Yan pinagkakabalahan niya ngayon. At kukulit. Nang kukulit. Oh. Kaya dapat lang talaga nakaangat yung mga halaman kasi kinukutkot nila eh. Lalo na itong isang too. Ito, itong grabe eh, si Cookie. Ngayon baga ang ugat ito. Namumuti ito. Malinaw na malinaw ugat ito. Ibig sabihin, bubuhay siya kasi ugat na siya. Ito na nga hango sa kahirapan. Ang gandang mananim ngayon kasi medyo malamig. Kaba, tingnan ninyo ha. Ugat yan lahat. Ano, kalamansi. Kung gawin ito, hirap kasi pagka sa balita, kalaman iniwala. Ito si is to believe. Uy, dami ugat oh. Dapat gumawa ka uli ng marami para maparami mo yung kalamansi. Hindi mo mamatay man. Kawawa naman yan. Sa ibang bansa, nagagloves pa eh. Tinan nyo chillers oh, hindi pa mala nagsisimula oh. Inuubos na ang dahon ng tanglad. Kasi yung binili kong kalamansi chillers, wala talaga. Kasi yung kalamansi na yan, si Itay ang bumili niyan. Kaya ko ito dito inilagay sa kahoy. Kasi para pag-transfer ko nito pag ito ay malusog na sa drum, diretso ko na ibabaw nitong kahoy. Ibig sabihin, hindi na makitibo yung ugat niya. Hindi na siya magdudusa pa. Kasi pagka ilalagay mo lang yan sa ano, hindi mo ito isasama. Sangali mo sa plastic, kung bubutasin mo pa yung plastic, magkikibo na naman uli yung ugat niya. Eh ang kahoy niya mabubulok yan, pataba pa yan pag nabulok. Manok, tain ng manok kaso matagal na itong ista kaya para na lang siyang lupa. Wala na nga siyang amoy. Wala na, para na lang lupa siya. Ngayon namin mapapatunayan na effective pala ang markot. Okay siya. Mas maganda nga yung ganitong pamamaraan kasi sigurado ka na dun sa tinatanim mo na bubunga. Kasi bumili ka ng sapalaran ng pananim, hindi mo naman alam kung bubunga talaga. Kaya lang yung papaya ni Itay, asa na? Ito, yung papaya na talagang wala. Patamaan lang ng mata. Lalaki daw yan. Tinan mo, oh. Hindi na talaga nila tinitigilan yung... Wala na, bagsak-bagsak na naman. Wala na halos dahon. Oh. Napanood mo lang yan, di ba? Mm.
Tinuturo naman pati ito kahit sa elementary lang. At nandito po si Cyrene. May internet na? Ayun, may internet na pala. Ayun, makakapag-upload ako mamaya bago bumiyahi bukas. Bibiyahi po kami bukas ng Pampanga. Okay, dito lang muna nilagay ni Ita yung halaman niya. Kasi baka kay kayi ng aso, lalo-lalo na si Cookie. O, ayan na nga o. O, ayan na siya. Nalagyan niya ng lock dyan. Luluto ako ng isda. Ah, natsyempuhan ko si kuya kanina. Nagtitinda ng isda. Hindi na ako nagdalawang isip. Kasi kain na ako ng ganitong isda. Hindi ko pa alam kung anong pangalan nito. Basta isda. Tabawan ko siya. Nag-harvest ako kanina sa rooftop ng Talbos Kamote. Ayan, nasasabawan ko yan. Ang konti lang yung sabaw. Kasi ako lang naman kakain yan.